aklat po ng Mateo chapter 22 verses 1-2. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talimaga na sinasabi tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng higit ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. So, sa gabi po ito, ang Biblia natin pansin ay walang iba kundi ang The Parable of the Wedding Feast. Ito po ang talinhaga ng handaan para po sa kasalan. So, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. So, ito po mga kapatid ay animo ay nakakapareho po noong isa po natin pinagtalakayan na yung pupunto sa Great Supper or Great Banquet na matatandaan nyo po. Handaan din po yun, no? At may similarities po ang talinhaga ito doon sa Great Banquet, pero pinagkaiba po ay ang okasyon. Yun po ay parang isang handaan, isang hapunan, pero ito po ay very specific na patungkol po sa isang kasalan, at syempre po, hindi mawawala sa kasalan na tinatawag na kainan. Amen? So, dahil ito po ay isang special na kasayangan sa buhay ng isang mag-asawa, kasama po ang kanyang buong pamilya at ang kanilang mga kakilala, mga kamag-anak, no, mga kaibigan, syempre po ay may ginagawa pong pagkakanyaya. No? So, kahit po sa atin ng mga kapanahonan, kapag kapukasalan, no, ay kadalasan po ay talagang nag-iimbita upang nang sa gayon ay makisa po sa pagdiriwang sa pagsisimula ng isa pong panibagong buhay ng mag-asawa. So, bibigyan pansin po natin ang kahulugan kung ano po ang spiritual significance nito sa ating buhay bila po mga mananampalataya. So, sa ating nga pong binasa kanina, in verses 1-2, sinasabi po na muling nagsalita ang ating Panginoon sa paraang talinhaga na sinasabi, tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. So, from the very start na tayo po ay nag-usap ng tungkol po sa talinhaga, ang lagi pong sentro ng paksa ay walang iba kundi ang kaharian ng langit. So, ito po ay ating pinag-uusapan, hindi lang para magkwento, hindi lang po para saysayin ang isa pong istorya sa Biblia, kundi upang iakma po ito sa kaharian ng langit. At sinasabi nga po, isang hari naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. Dahil po doon, sabi sa verses 3 and 4, at sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan. At ang nakakalungkot, sila'y ayaw magsigalong. Alam niyo po, yun ang isang bagay na ikalulungkot talaga na nag-anyaya. Okay lang sana kung halimbawa ay may isa, dalawa, o tatlong, lima, kadalo, at least yung majority, di ba? Ando doon. Malungkot, pero at least, wow, at least may makikipagdiliwag sa amin. Pero yung sabihin, sila'y ayaw magsidalo, di po ba? Parang nasakit naman. Ayaw nilang mag-isa sa aming kasayahan. So, anong ginawa niya? Muling nagsuko siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, inihanda ko na ang aking piging. Pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba. At ang lahat ng mga bagay ay nahanda na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Now, ganito rin po yung ating diniscuss noon about the Great Banquet na dalawang beses po ang naging paanyaya kasi nga po
po, my first and second invitation. No, yung una, halos malayo-layo pa. Yung pangalawa po ay yung pagkakalapit na po yung tinatawag na okasyon. No? Pero it seems dito po ay magkalapit ito. Para bang ito ay pangalawa ng invitation? Pero dahil hindi nga ayaw magsidalo, so kaagad nagpautos, hindi po pwedeng walang tao. Aba, nakakaano naman, nakakalungkot itong ganitong okasyon. Hindi po pwede kaya nagpautos siya kasi handa na lahat. Pinatay na ang mga baka, mga hayop na pinataba pa namin. Hindi po ba? Kano kaya isang baka ngayon? Diba? Tanong isang baboy. Ay, hindi. Parang sinasabi nito, hindi lamang isang baka, isang baboy. At saka, hari po ito. Diba? So, ibig sabihin talaga, napakalaking handaan po ito. Ang laking gastos at imbrande talaga. Huh? Now, kung makikita po natin, mga kapatid, doon sa Great Banquet, nandoon po na ayaw man nilang dumalo, kaya ang pinaanyayahan ay yung mga kusin yung mga pulay, alam niyo po kasi gusto mapuno eh, no? Pero ito po, mga kapatid, no? Ay isa pong okasyon na kung saan, wakari, kung nag-aanyaya, tapos palang, hindi po ba, pagka sinabi niya sa nari, o siya ay pangapangyarihan, dapat sinusunod. Wala naman po sinabi dito na masamang hari ito. As in, parang kung maayos naman. Pero bakit ayaw nilang magsidalo? At ito pa ang malindi. Huh? So verses 5 and 6, ang sabi, hindi yung ayaw lang nilang dumalo ha. Ang sabi dito, datapot hindi nilang pinansin. At sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. So, finish na ang hari. And then, meron kami, busy kami. May gagawin kami na yung business ko, kailangan ko asikasuhin. No? At yung bukid ko ay kailangan mo taliman o kung ano man ang kanyang gagawin doon. Ito pa, mas maganda. At ginawakan ng mga iba ang kanyang mga alipin at sila'y binuwahagi at pinagpapatay. Ganoon niyo po yan. So, hindi lang po yung ayaw eh. Rebellion po yan laban sa hari. Pero yung mga katiwala ng hari, hindi naman po nakahamon. No? Kundi lang iimbita nga. No? Yung kabutihan, yun pong kagandahan yung loob pinapakita. Grabe po. So, nandoon, ang hari po, at the same time, hindi naman po pwede yan. No? Siguro kahit sino mang mabait na hari, at pinatay yung kanyang mga katiwala, siya po talaga ay gagawa ng pamamaraan. No? Hindi po dahil lang sa kanyang kabagsikan, kundi may nararapat na kahatulan na dapat siyang gawin sapagkat siya po isang hari na sumusunod sa batas ng kanya pong. So, ano ang nangyari? Ano sabi sa verse 7? Datapuan ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay hangyaon at sinunog ang kanilang dalo. So, gumawa ng isang sabihin natin hakbang na hindi naman pinalanggo ito ng hari na gawin. Subalit, marahil po ay matindi yung ginawa sa kanyang mga katiwala. No? Marahil ito ay grupo. Hindi lang po marahil po kung tao. Sabagkat, bakit binalikan doon sa ito ang kanilang buong bayan. No? At ang sabi po sa verse 8, na magkagay sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan. Ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. So, kapag ayaw nila at nagre-rebelde sila sa aking kapangyarihan, muli po inutusan niya ang kanyang katiwala at sabi, magsiparawan niya kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong nangasumpungan. At nagsilabas ang mga alipin yaon sa mga
masama at mabubuti at napuno ng mga panauhin at kasalan. So, ganito rin po ang ginawa noong Great Banquet. Ano? So, walang pinili kahit na mga maramayaman sila or mahihirap. Kaya sabi nito, masasama at mabubuti, basta punin mo ang aking ano, ang aking daharian upang nang sa gayon ay huwag masayang ang inihanda sapagkat ito ay para naman sa kanyang nasasakupan. No? Pero hindi po dito natapos. Ito ang isa pa rin kaibahan doon po sa Great Banquet. Ganito po ang sabi sa verses 11 to 12, datapot pagpasok ng hari, upang tingnan ang mga panauhin ay doon ay nakita niya ang isang tao na hindi nararamdan ng damit kasalan. At sinabi sa kanya, kaibigan, anong pumasok ka rito na walang damit kasalan at siya'y naulin? Now, noong po mga kapanakong ng iyong mga kapatid, ay pinoprovide din pala po noong damit pangkasalan. Kaya nakapagtataka, bakit hindi po nakadamit itong isang ito? Lahat naman ay inanyayahan, pero meron po proper attire. Diba? Kapag nga tayo attend ng mga weddings, hindi po ba? Uy, manibal lang, talaga i-casual lang, pero pag sa nakapag-formal, semi-formal. So tayo po ay mag-aayos, no? At nandoon para naman hindi tayo ma-open, kumbaga ma-out of place dahil basta na lang ang ating pong nasuotan lalo. At syempre kung tayo po ay kapag-anak o kasambahay ng pong pinasal, di ba dapat naman disentering ang ating sumayo. So para bang nandoon po na pinapasok na siya sa loob, pero hindi pa rin po siya nagdamit ng pangkasalan. Kaya siya po ay sinita ng hari at siya po ay natigilan. At ang sabi po sa verses 13 and 14, na magkagay sinabi ng hari sa mga naglilingkod, gapusin ninyo ang mga paa at ang mga kamay niya at itapon niyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagnanganit ng mga ngipin sapagkat marami ang mga tinawag natapuat kakaunti ang mga nangyari. So, as if po parang, wow, mahipin nga yata itong hari. Pero, mayroon po pamantayan kasi sinusunod kapag ka po dumadaluma sa mga pasyon. Kaya, naging patinti po ang pagpapalabas dito sa tao nito, yun pong tinatawag na pagtangis at pagnanalit ng mga ngipin, it speaks of judgment. Ang ibig ko sabihin, patingin ito, no? Hindi lang ito ay pinalabas, no? Hindi nandoon po na mayroong matinding kahatulan na kung saan ay ibinigay po sa kanya. Pero ang sabi po dito, no? Meron po kasing spiritual significance dito na bubusan po natin maunawahan. At ang sinasabi nila po, marami ang mga tinawag na kapag-kapag-di ang mga so ito po ang kabuuan ng kalinagat. Ngayon po ay hayaan natin unti-unting maunawaan po natin yun pong pakahulugan dito po sa kalinagat ito. As I have said, ang kasalan po ay isang mahalagang okasyon. Maging sa mga Hudyo po, ito po ay kanilang kostumbre na kung saan ay kanila po talaga pinaghahandaan. Doon po sa Jewish society, yun po mga magulang ng mga ikakasal, sila po ang nagsasaayos ng kontrata ng kasal. Yun po ang kanilang kostumbre na kung saan ang babae at lalaking ikakasal, no, ay sila po ang magsasaayos ng pagtatagpo. Lalo na po kapag ka magpepermahan na sa kontrata. Ang kanila po kasi, no, even during the time ng ating pong Panginoong Jesucristo, especially with Mary and Joseph, di po ba? Sabi po, sila po ay nakatakda ng ikasal.
ang kanila po, when it comes sa, ang term po ay betrothal, or sa atin po ay engagement. Sa atin po, pag sinabing engagement, wala pang kontratang pinagdarahan. May magsaset lang po ng date na ito ang pecha na pinagkasunduan, pero talaga, para ba engaged to be married na, no? At wala nang pagkakataon pa na para bang this person is already taken. So, hindi lang po talaga, yung parang nagkaroon lang po sila ng pangako, sila magpapakasal, hinintay lang po ang tamang pecha. No? Ang kanilang pumisip niya. Pero sa Jewish tradition po, yun po, betrothal or engagement, may kontrata na pong pinagdarahan. As in, parang kasalan na rin sila. Ang kaibahan niya lang po, hindi pa sila magsasama. Ha? Pagka nagkapermahan na sa kontrata, nandito po, ito pong engaged couple ay paghihiwalay pa rin po sila. Hindi pa rin sila magsasama sa isang grupo. No? Pag sila po ay naghiwalay pa, nandun po itong lalaki, maghahanda po ng bahay na kung saan ay kanilang pamilya. At kapag dumating na ang pagkakataon na naihanda ng lalaki, no, ay wala pong pasabi, no? Darating na lang po ang proses ng mga kapatid na nandoon po na magkakaroon ng seremonya. Kaya nga ang babae po ay dapat maghihanda sa bawat pagkakataon. No? At kapag ka po nagkaroon na ng tinatawag na seremonya, nandoon po ang marriage ceremony ay gaganapin. At ang kasunod po nito ay walang iba, hindi ang tinatawag na piging o kainan. So, ganito po ang kanilang costumbre. Now, yun po sinasabing nagpatawag ang hari ng paanyaya para po sa piging ng kasalan ng kanyang anak. Alam niyo po, ang spiritual significance po nito, ayon po sinasabi sa banal na kasulatan, magkakaroon po ng tinatawag na kasalan ng kordero. Na kung saan po, mga kapatid, sa aklat ng pahayag, dito po nakalagay ang pagsasalawawan ng tungkol po sa marangyang kasalan nito. Nasabi po sa pahayag 19:7 and 9, tayo'y mga dala at tayo'y mga sayang na inang at siya'y aming luwalhati sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. At sinabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayan sa paghapon sa kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay siyang tunay na mga salita ng Diyos. So, ibig pong sabihin, mga kapatid, darating din ang pagkakataon. May isa pong pagdiriwang na kung saan gagawin ng ating Panginoon para po sa kanyang mga anak, para po sa kanyang mga mananampalataya. Yung pong kasala ng kordero, yung po ang ating Panginoong Yesu Kristo ay ating pong kakatagpuin mga kapatid. No? Uwang nang sa gayon ay makasama natin siya, magpasawalang hanggan. So ang sabi dito, mapalad ang mga inanyayahan sa paghapon sa kasala ng kordero. So, alam niyo po, sa ngayon, ang ating Panginoon ay patuloy na nag-aanyaya sa kaligtasan. Di po ba? Salamat niya at tayo po ay tumugon. Ha? Pero nawa, huwag hanggang ngayon lang, kundi ipagpatuloy po natin. Sapagkat ang sabi niya, ang manatili hanggang sa wakas, ang siya po ay ligtas. So, kung nais po natin makadalo, amen, sa ganito po, mga kapatid, okasyon, ha? Na ang Panginoong Jesus mismo ang nag-anyaya, ang aking pong dakilang Diyos, ang siyang naghanda po nito, ang nakakalungkot po ang ating Diyos na din, talagang na po yun, mga kapatid. Siya po ay nakila sa ating buhay, pagamat akala natin noon ang Diyos ay nabagsik, ang Diyos ay magkakalungkot.
langit ay para bang tayo po ay tapamain. Lahat tayo ay iba, dati tayo takot sa Diyos. Ayaw natin marap sa Kanya kasi atingin natin dahil po kasalanan. Pero alam niyo po, sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo po mga kapatid ay kinaawaan ng ating kaya, kapalad po tayo kung ang Kanyang paanyaya ay ating ang nakakalungkot nga lang po, doon sa Kalinada, mayroon talaga mga tao parang hindi tumatanggap. No? At to the point na, ayun siya, sinabi na, na hindi lang yung hindi nila pinansin, kung saan-saan sila nagsipunta, na kanilang mga kaabalahan, yung mga pumatay pa doon sa katiwala ng nangyari. Now, alam niyo po, sa istorya nga ng bansang Israel, ito po ay tumutukoy sa pagtatakwil. Una, ng mga religyosong leader, at nung sa katagalan po, yung buong Israel ay hindi po nila tinanggap ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi po ba nandoon ang pagre-rebelde nila na salim ang Diyos sa kanilang sasampahin? Mga Diyos-Diyosan pa rin ang sinasampan. O kaya naman yung mga religyosong leader na nagsasalim, kami yung totoo, hindi kami sumasampa sa Diyos-Diyosan. Ang pagsunod wala sa puso, hindi po sa tunay nilang mga kapatid. Kumbaga, panlabas lang ang kanila pong ginagawa na sabi, istriktong pagsunod sa harapan po ng ating pong Panginoon sa kanilang harapan. So, hindi po sila gayon katotoo. Kaya, ang nangyari po, mga kapatid, nandoon, yung sinasabing sinunog yung bayan, it's most possible daw po na ang pinatutungkulan doon ay walang iba kundi yung pong pagkawasak ng Jerusalem noon pong 70 AD. Kaya nga po ang bansang Israel bilang isang bansa, sila po ay nawasak. Actually, many times na nga po sila mga kapatid na nagkaroon po ng sabihin po natin pagkabihan. No, yun nga, nang sila po ay dinala sa lugar ng Kanaan, sabi ng Panginoon, patuloy sila sa pagsunod sa pautusan ng Panginoon. Pero nandoon, patuloy po sila nagre-rebelde. At ang nangyari nga po na unang pagkasira ng kanilang pong bayan, yung pong 10 tribes no, of Israel, sila po ay nadalambihan through the Assyrian captivity. Hindi din po natuto itong dalawang tribo. Patuloy rin po silang sumuway sa Panginoon. So, nagkaroon po ng tinatawag na Babylonian captivity. Nadala po sila sa lugar ng Babylonian. Pero dahil sa pagkawa ng Babylon, ipinalik po sila sa Jerusalem. Pero nandoon, nung hindi po sila manatili, ang istorya po nila mga kapatid ay babagsak and then magsisisi. Sila po ay muling patatawarin ng Panginoon. Ulit-ulit na po, mga ngayon tayo ni Jesus Christ, yun po ang pinakabalili sa lahat. Napag-reject po nila. Yun yung sinasabing spiritual rebellion. Na kung saan po mga kapatid, yung last week na tinukoy natin yung wicked bygressors, no? Na pati yung anak pinatay. So ibig po sabihin, pati ang ating Panginoong Yesus Kristo ay kanila po mga kapatid pinatay, pinako sa Kristo. Hindi po siya pinakundangan. Kaya nga po, when it comes po sa pagtanggi sa paanyaya, no? Ito po ay malinaw na nakalagay sa banal na kasulatan. Ang sabi po sa John chapter 1 verses 11 to 13, siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So, ang tinuntahan niya po ay ang bansang Israel. No? Siya po ay nahayag bilang isang Hudyo. Hindi po siya nahayag sa anumang bayan. Kundi ipinanganak siya bilang isang Hudyo sapagkat ito po si Maria ay isa po Hudyo. No? Ganun din po ang kanyang naging ama sa laman. Hindi po siya tinanggap ng kanyang sariling kanya. Pero, sabi dito, datapot ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap,
ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid bagay, ang mga nagsisisang palataya sa kanyang pangalan ng mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Dito po natin ma-appreciate ang kabutihan ng ating Panginoon. Bagamat hindi po tayo mga Hudyo, hindi tayo tinuturing na tunay na bayan ng Diyos, pero nung tayo po ay tumanggap sa Kanya, mga kapatid, pinagkalooban niya tayo na magkaroon ng karapatan bilang Kanyang mga anak. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Kapag tayo po ay mga anak sa labas, mga kapatid, pero gayon pa man, tayo po ay inampo ng ating mga Panginoon. Ganyan po ang naging status natin. No? Yung pong adoption. Yung tayo po ay inampon, pinagpon ng ating pong Panginoon. Pagamag hindi po tayo mula sa lahi ng mga Hudyo. Tayo ay mga hindi. Agi po natin inuulit, itinuturing, makarabang kaso sa harapan ng mga Hudyo. Pero yung itinuturing po nilang aso, dahil tayo ang tumanggap sa Panginoon, binigyan din tayo ng karapatan ng maging anak ng ating pong Panginoon. Sa kalooban po ng ating Panginoon. Hindi sa kalooban ng laman o kalooban ng tao, hindi sa kalooban po ng ating Panginoon at ng Diyos. Now, doon po sa talinghaga, mayroon nga akong nabanggit kung bakit yung isang tao na hindi po nadaramtan ng daming pangkasalan ay siya po ay inilabas. O pinalabas po siya, dinamikalian at nandoon na siya ay nagkaroon po ng kahatulan. Now, sabi niya po, kahit po sino ay inaanyayahan ng ating Panginoon, hindi po nagtatangi ng Diyos. Pero once na tayo po, mga kapatid, ay inanyayahan na pumasok, nararapat po upang tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos, tayo po ay susunod sa mga kausan. Now, tayo po ay nag-aanyaya, for example, pagka po tayo ng mga special na okasyon, at yung regular po natin ginagawa ay kapag tayo po ay may Sunday service, di po ba? Nag-aanyaya po tayo upang makarinig po sila ng salita ng ating Panginoon. Pero dapat po natin tatandaan, karamihan po mga kapatid sa Bible, mga Bible scholars, na ito pong damit pangkasalan ay tumutukoy po mga kapatid sa ginatawag na bautismo sa tubig. Sapagkat sumisimbolo po ito na ibinibigis natin si Kristo sa ating buhay. Ito po ang kalagay sa Galatians 3:27, dito ba? Kung sino mang nabautismo ng Kristo ay ibinibigis si Kristo. Ito po talaga yung pagkakataon na kung saan kayo po ay nakadating pagkasalan. Amen? Tayo po ay naghihintay doon sa dakilang araw na kung saan tayo po ay ha-attend doon sa marriage supper of the Lamb. So, ngayon pa lang po, habang tayo nandito sa lupa, nararapat po na tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po ay lagi nating ina-emphasize. Ito ay hindi lamang upang ikaw ay maging member ng United Pentecostal Church. Ito ay upang maging member tayo ng kaharian ng Diyos. Amen? Upang ating pangalan ay maisulat doon sa aklat ng buhay, mga kapatid. Hallelujah! Talaga tayo po ay nasa official list. Amen? Ito, mga talagang inanyayahan. At talagang para bang nagko-confirm, talagang dadalo ako, no? Talagang ayaw kong maiwan, kaya ako ay magdadami ng pangkasalan upang hindi ako mapalabas. Amen? Nandoon po mga kapatid, napakalaga po ito.
Kaya kung tayo po ay mag-aanyaya, wag po tayo mahiya, mga kapatid, na ipahayag po sa kanila ang tungkol sa plano ng kaligtasan. Nako, pagkasinabi ko tungkol sa bautismo, lalo kung hindi sila sumama sa akin, yun naman po ay nasa tamang pagkakataon. Kapag ka po sila ay kita natin unti-unti nagiging bukas, ipahati po natin sa kanila na ang bautismo sa tubig ay paraan ng isang opisyal at talagang formal na pagtanggap sa ating Panginoon tayo sa nakalagay sa banal ng kasulatan. Upang paibig sila sa Kristo sa kanilang buhay, upang mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan, upang mabukasan ang kanilang mga karunungan at magkaroon po sila ng pagiging sa pagbubuhay sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen! We are so thankful na nagkaroon po tayo ng faith na siya po ay tanggapin sa pamamagitan ng bautismo. Pero lagi natin tatandaan, kinakailangan pong panatilihin po natin ang kasuotan nito sapagkat minanais ng Panginoon, no? Na sa kanya, hanggang sa kanyang pagbabalik, kung tayo po yung tinatawag na babae kakasal para sa ating Panginoon, amen? Tayo po yung dadalo doon sa kasalan. Ano po ang sabi sa 2 Corinthians 11:2? Sabi po ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya doon, sapagkat kay aking pinapag-asawa sa isa upang maiharap po kayo kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Amen? So kung paano po, mga kapatid, na mayroon pong pinatawag na pag-iingat, di po ba? When it comes to doon sa morality, nais po natin, kahit sa mga kabataan po natin, ituturo natin na haharap sila sa altar na malinis. Amen? Nandoon po, naingatan nila ang kanilang mga sarili upang nang sa gayon, sila po ay malinis na haharap sa altar. Spiritually speaking, God wants also to see us righteous and holy before Him. Mapanatili po natin ang kalinisan, ang kabanalan, habang hinihintay po natin ang Kanya pong muling pagparito, mga kapatid. At po ang sabi sa Galacia, upang ang Iglesia ay maiharap sa Kanyang sarili na maluwalhati, na walang dugis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen? So, nandun po, mga kapatid, panatilihin po natin, amen, na ang ating pong kasuotan ay malinis. Sapagkat kahit napapasok na po tayo sa loob, ay baptized na po. Kasi, yung pong sa istorya, nasa loob na eh, di po ba? Pero nandun, kahit nasa loob na pala, kung pwede makararas. Kung nandun po, hindi namin pananatilihin ang ating po mga kapatid kasuotan. Kinakailangan kong naharap tayo sa Panginoon, walang dumis o kalubot, kundi nararapat maging banal at walang kapintasan sa harapan po ng ating po Panginoon. At ano nga po ang damit na yaon, mga kapatid? Sabi po, sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay ano? Ay siyang mga matwid na gawa ng mga banal. So, ito po, mga kapatid, no, hindi po literal na damit ang tinutukoy dito, kundi yung matwid na gawa ng mga banal. Amen? Although, patuloy rin po natin itinuturo, hindi lamang yung inward holiness, kundi yun po outward holiness. So, makikita sa atin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? So, natuon mga kapatid, ginagal po natin ang ating sarili. Amen? Sapagkat nais ng Panginoon na maging lubos yung ating kasayahan. Pero kinakailangan mga kapatid, tayo sa lupa, naghihintay tayo sa dakilang araw na yaon
Tinatang po natin ang mga sarili. Kaya nga po tayo dumadalo sa mga gawain, kaya po tayo ay lagi pinaaralan, tayo po ay pinapakaralan ng salita ng Diyos. Ay umang, yung sa atin po mga pagkalimot, tayo po ay mapaalalahanan. At sana naman po ay tutugon tayo doon po sa mga paalala sa atin. Ang mahirap po kasi kapag sinasabihan tayo, tapos hindi po tayo makikinig. Kahit meron po tayo sa inyong kagustuhan. Meron po tayo sa inyong kagustuhan. Pero pasakot po tayo sa kagmiran at kalooban ng Diyos at makikita po natin patuloy tayo magiging sa kanya po lang para po sa atin. Palakpakan po niyo. Hallelujah. At alam niyo po, when it comes doon po sa tinatawag na kasalan, ay mayroon pong sumpaan, mayroon pangako. Di po ba? Yung pong ano, in joy and in sorrow, in sickness and in health, as long as we both shall live. Nandiyan po yung sumpaan, no? Sa kalusugan o sa karamdaman, sa kadalakalman o kalumputan, habang nabubuhay, no, ay magnanatiling tapat sa isa't isa. Walang po, walang problema sa katapatan ng pagkakaroon. Amen? Nandito nga po yung kanyang pangako, sabi niya sa 1:14, huwag maglumihan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y kumaroon, kayo ay ipaghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at ako'y tatanggapin at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang buksan ako naroon, kayo naman ay lumuon. Amen? So, wala po mga kapatid muda sa katapatan ng Diyos. Sabi ko sa Matthew 28, I am with you always. Sabi ng Panginoon, ako'y sumasayin ko palagi hanggang sa katapusan ng daigdig. Ang katanungan, kamusta ang pagkakataon sa Panginoon? So, alam ko kung hindi tayo perfecto, mga pagkukulang, na hindi tayo, pero magsipan ko tayo. Na tatandaan ko mga kapatid yung sagot ni Brother Bernard noon. Na tayo ba ipunay na Kristiyano? Dahil ako yung Kristiyano ay nanganahulugang patulad ni Kristo at ang sagot po niya ay nagsusuri ka. Yan po ang magandang bagay. No, tayo naman po mga kapatid ay nag-uunawa ng Panginoon. Nawa ay patuloy rin po tayo nagsusuri ka. Upang nagsusuri, matuwa ang Diyos sa atin dahil sabi ko nga, walang guna sa kanyang katapatan, pero yung katapatan po natin, ang siya pinagpapatan namin. So, nawa, yun po yung sumpaan, yung pangako, no? Iba yung tinatawag na marriage vow. Nakakapanood naman po tayo ng seremonya, ng kasala, ng kumisang, meron po yung sumpaan. Yung lalaki at ang babae po ay ipinapakayag po ang kanilang pangako sa isang isa. So, nawa, ay ipahayagin po namin ang ating commitment sa atin. Lord, committed na ako sa iyo. Hindi lang ako ipag-commit sa sanlibutan. Hindi lang ako ipag-commit sa kaaway. Ay yung awit na, I have decided to follow Jesus. No turning back. Ha? Wala nang talikuran. Ha? The world behind me, cross before me. Nasa likod na natin yung sa libutan, huwag na natin balikan. Antin na natin ay busing kung saan. Ibigay na natin yung pasok sa pagkakit isa sa atin. Nandun ang pangako natin, Lord, I have decided to follow you. Wala nang akrasan to Lord. Wala nang sumuan. I'm going forward hanggang matamu ko, Panginoon, yung kasugulan ng aking pagkakasin. So nawa, tayo po ay maging kapat sa ating pagkakasin. Alam niyo po, habang tayo nagiging tayo, sinasabi niya po, God,
has a wedding feast planned for your life this very moment that reflects the one in you. Kami po, Abang, tayo hinihintay yung blessing ng Lord na pumapaw sa amin. Dito pa lang po, ipinapadama na ng Diyos na I have a wonderful plan for you. Amen. Even while on earth, maraming mga pagsubok, maraming po mga kabigatan, pero sabi ko nga, yung blessing ng Diyos, umaapaw. No, na kaya kong tabunan yung mga sakit, yung mga panginibubo natin, na atin pong naramdaman, kaya yung tabunan ng ating Panginoon sapagkat umaapaw ang kanya pong kabutihan, sa ating kaya kahit dito pa lang po sa lupa, ipadadama ng Diyos sa atin. Dahilang pag-ibig ang kasayang. Kaya nga kung may awit tayo na this joy that I have, the world didn't give it to me. And the world can take it away. Hindi po kayang ibigay ng sentibular na kagalakan mula sa Panginoon. At hindi po ito kayang alisin as long na ibigayatan mo sa Diyos. So, so nandoon, let that joy be in us. Enjoy po natin ating Christian life mga kapatid. Kasi yan, natin na bilang paghanda sa parating ng mas malaking wedding feast. Yun po ay pangwalang hanggan sa piling niya. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! So nawa mga kapatid, yun pong awit noon. Ang naalala ko mga awit yun, mga kapatid. Yung saan ipahayag po natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sabi ng awit, we get sweeter and sweeter as the days go by. I keep falling in love with Jesus. Nawa mga kapatid, pagmamahal natin sa Panginoon. Habang tumatagal, lalo kong tumatamis mga sa mag-asawa, sabi niya, tumarating yung pagsasawaan. Pero kailangan kong i-revive. Kung pag-anis na kayo, habang tumatagal, lalo niya i-enjoy yung pagsasama ng bawat isa. Much more sa ating relationship kay Lord. Di po ba maalala natin yung first time tayo nakakilala sa kanya. Oh, saya-saya natin. Saya natin. Tayo pinahawa natin. Napangarating natin patutuo ang ibinagdag sa atin. Kaya lalo dapat ang mas matamis at mas masalang pamalit ng Diyo sa atin. Because we are waiting for the blessed moment. Amen. And we will see Jesus face to face pag nangisagay makasama ng mga Diyosya. Pag-ibiri niya na natin pangalunga. Lalo mga karamdaman, wala naman